Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers, ay i-share ko po sa inyo ang dapat ninyong gawin sa inyong mga baboy from biik hanggang mag 2 months mga ka-farmers. So bakit ba importante na malaman nyo ito mga ka-farmers? Importante po na malaman nyo ito dahil dito kasi sa panahon mga ka-farmers na from biik hanggang mag 2 months yung ating mga baboy, ito po yung pinaka-crucial na stage sa kanilang buhay mga ka-farmers. So panoorin niyo po hanggang sa dulo ang video ito mga ka-farmers para magkakaroon po kayo ng idea kung paano po maiiwasan ang pangyayaring ito. So kapag tayo ay mag-aalaga ng baboy mga ka-farmers at biik pa po, tulad nito makikita niyo sa video, dapat na hindi nyo po muna basain. Kahit kakabili nyo pa mga ka-farmers or own na production ninyo, huwag nyo po talagang basain. At i-maintain nyo po na dry yung kanilang paligid mga ka-farmers para hindi po sila giginawin. Kapag giginawin kasi sila mga ka-farmers, isa po yan sa dahilan na magkakasakit ang ating mga alaga. Then dapat mga ka-farmers, ang bagong biling biik nyo po ay pupurgahin after 2 days mula pagkabili. Pero kung sariling produce nyo po mga ka-farmers, yung anak lang po ng inyong mga inahin, after maiwalay ay pwede nyo na pong pupurgahin. So isa po yan sa technique mga ka-farmers na madali po yung paglaki ng ating mga biik. Then after 3 days ng ating pagpupurga, pwede na po tayo na magbigay ng vitamins. Ang pagpupurga po talaga mga ka-farmers, ang unang gagawin natin sa ating mga biik, pagkabili or pagkawalay mga ka-farmers, dahil kailangan natin napuksain ang mga bulate sa kanilang tiyan para yung mga bulate ay hindi makabenefit sa kanilang mga nutrients na na-intake galing sa ating feeds. May sinasabi mga ka-farmers na 10% sa feeds na kinakain nila ay maaaring i-consume ng mga bulate. So imagine mga ka-farmers, sayang na po yung 10% na pinapakain natin kung ang tanging makabenefit lang po ay yung mga bulate sa kanilang tiyan. Ito din kasing bulate mga ka-farmers, isa po yan sa dahilan na magkakasakit ang ating mga baboy or magiging matamlay po. So kailangan po talaga na puksain yan. Dito sa amin mga ka-farmers, hindi po kami nagbibigay ng vitamins kapag hindi napupurga ang aming mga baboy dahil pinaniniwalaan po namin na masasayang lang po yung aming vitamins na ibinigay kapag hindi napupurga. Dapat po mga ka-farmers, monthly po yung pagbibigay natin ng purga sa ating mga baboy. Dito sa amin, before po kami mag-transition, tsaka po kami nagpupurga mga ka-farmers. At after 3 days, ay yan na po ang perfect time na nagbibigay kami ng vitamin sa kanila. So, gaano ba ka-importante ang pagbibigay ng vitamin sa ating mga baboy mga ka-farmers? Huwag po tayong maging dependent sa pure na commercial feeds na pinapakain natin mga ka-farmers dahil alam ko yung sa commercial feeds meron na po yung mga vitamina at minerals na inihalo. Pero huwag po tayong mag-depend dyan mga ka-farmers. Dapat po talaga na magbibigay tayo ng mga supplements sa ating mga baboy para mas mabilis po yung paglaki at pagbigat nila. At ang pagbibigay din ng vitamin sa ating mga baboy mga ka-farmers ay nakatutulong din para magkakaroon sila ng resistensya na hindi sila magkakasakit. Dito sa amin mga ka-farmers, ang vitamins po na ginagamit namin ay dextrolite. Kapag injectable mga ka-farmers, pero ngayon bumili ako ng Bellamil kasi merong nag-suggest mga ka-farmers na maganda daw po yung Bellamil para sa mga baboy. Pero sa Sunday pa po kami magbibigay sa kanila ng Bellamil mga ka-farmers. Ito sila, napupurga na kasi sila mga ka-farmers before namin kunin sa may-ari. So, ayan. At syempre mga ka-farmers, huwag po nating i-budget sa pagkain ang ating mga baboy. Lalo na kapag pina-fattening mga ka-farmers, dapat po talaga na quality yung feeds na ipapakain natin sa kanila para mas mabilis po yung paglaki at pagbigat nila. Kapag hindi kami gumagamit ng injectable na vitamins mga ka-farmers, like daily na pagbibigay ng vitamins,
Ang ginagamit ko po ay King's Vita Plus at Vitamin Pro. Ina-alternate ko po yan, mga ka-farmers. Meron kasi nakapagsabi sa amin, mga ka-farmers, na isa daw po sa makaprevent ng sakit, lalo na po yung ASF, mga ka-farmers, ay itong Vitamin Pro kasi may probiotics daw po. Pero I don't know, mga ka-farmers, basta yan lang po ang ginagamit ko sa ngayon. Kasi yan po ang mura, mga ka-farmers, at mas madali pong makikita sa mga agri-vet stores. Ang update sa ating mga biik ngayon, mga ka-farmers, mga biik pa po sila, mga bagong walay pa po yan, at saka ito po. Ito, mga ka-farmers, ang dali lang po nilang nagkalaman. So, yan lamang po, mga ka-farmers, ang dapat ninyong tandaan kapag kayo ay merong biik hanggang sa mag 2 months po ito, kailangan po talaga yung extra na pag-aalaga, mga ka-farmers, tulad ng nagpupurga tayo at nagbibigay ng tamang vitamins para mabilis ang paglaki at pagbigat. At syempre, huwag po nating kalimutan na magbigay ng tama at quality na pagkain sa kanila, mga ka-farmers, dahil mas nakatutulong din ito para sa kanilang madali ang pagbigat. Lalo na kapag pina-fattening po, kailangan po natin na mabigat yung ating mga baboy, mga ka-farmers. Sa ngayon, nauso ang ASF, mga ka-farmers, at mababa po yung supply ng baboy, mga ka-farmers, mahal na po ang presyo ng live weight. Meron na pong bumibili ng 200 per kilo, mga ka-farmers. So, para sa iba nating mga ka-farmers dyan, kung meron po kayong mga pang-fattening, mga ka-farmers, perfect time po ngayon na ipagbenta nyo po dahil mahal po ang presyo ng live weight sa ngayon. In fact, meron pong nagpapahanap sa akin, mga ka-farmers, pero nasa Negros Oriental kasi ako, and I know some of my viewers and subscribers ay nasa ibang lugar po. So, i-check nyo po sa inyong lugar, mga ka-farmers, kung magkano na po yung presyo ng live weight. At kung sa palagay nyo ay okay po at maganda po yung presyuhan, so, ibenta nyo na po ang inyong mga pina-fattening. Kaysa maabutan po kayo, mga ka-farmers, na magiging mababa na naman po yung presyo ng live weight. So, sayang naman po, mga ka-farmers. So, yun lamang po, mga ka-farmers, ang dapat ninyong tandaan, dapat na magpupurga kayo at magbibigay ng vitamin sa inyong mga biik hanggang sa ito ay mag 2 months para mas mabilis ang paglaki at pagbigat nila. So, huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching! Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!